Hello guys at kumusta? Welcome back sa aking channel. So today's video, tuturuan ko kayo kung paano magluto ng banana cake using rice cooker lang. So no, i-steam natin yung banana cake guys. Maraming salamat sa pag-share ng recipe ito kay Ma'am Lucky Sweet Cetrin. Yun po yung kanyang YouTube channel. Doon ko yung nakuha ang kanyang recipe sa pagluluto ng ating banana cake. Papasalamat ako sa lahat na nag-subscribe ng aking channel. So, kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag mong kalimutan mag-subscribe at i-hit nyo yung bell icon para updated kayo sa mga susunod na uploads ko. So, ayan. Simulan na natin ang pagluluto. Ayan, bago ang lahat, maghugas tayo ng ating mga kamay. At mag-alcohol. Baka naman, biogenic. Alcohol. Joke lang. At ito yung ating mga ingredients sa paggawa ng banana cake. 8 pieces na banana ang ating lakatan. Mas okay yung hinug na. Ang ating 3 cups third class flour or harina. 1 cup brown sugar or kung gusto nyo ng matamis na buhay, pwede nyo yung dagdagan. Ang 4 na pirasong medium size na itlog. 1 cup cooking oil, 1 to 2 cups ng evaporated milk, ang ating 4 teaspoon vanilla extract, 1 teaspoon salt, 2 teaspoons ng baking soda. Sa part na to guys, kailangan natin ng pastry brush at kaunting oil para ma-brush or malagyan ng oil ang ating mga moldings. So, ang ginamit kong moldings ay yung mga moldings ng ating puto sa paggawa ng puto. Ito ay medium size. So, isa-isahin na nating lagyan ng oil ang ating mga moldings. Pagkatapos mong lagyan ng oil ang lahat ng moldings, ihanda mo na yung mixing bowl at i-mix na natin ang ating mga dry ingredients. Trivia lang pala guys, mas okay kapag yung gagamitin yung saging ay yung hinug na para kapag naluto na ang inyong banana cake ay lumabas yung kanyang lasa. Gumamit din pala ako ng spatula para pang-mix sa ating mga ingredients. At simulan mo nang i-combine lahat muna ng mga dry ingredients. Ayan guys, pagkatapos natin i-mix ang ating mga dry ingredients, so ang ating mga wet ingredients naman. Namash ko na pala itong ating saging. At ready na rin itong ating itlog para ready na siyang i-combine. At yan, pwede na natin ihalo ang ating itlog sa ating minash na saging, ang ating cooking oil, evaporated milk, at ang ating vanilla extract. Ayan guys, pagkatapos mong ibuhos lahat ng mga wet ingredients, dahan-dahan mo na itong ihalo hanggang sa makombine lahat ng mga ingredients. So ayan guys, pagkatapos ating i-combine lahat ng mga wet ingredients, ganito dapat ang itsura ng ating mixture. Hindi siya masyadong malapot at hindi siya masyadong matubig. Yung tama lang yung kanyang consistency. At pwede na natin siyang i-combine lahat, ang wet at ang dry ingredients. Ayan, since nahalo na natin ang wet and dry ingredients, pwede na natin ihalo dahan-dahan ang ating mixture hanggang sa ma-achieve natin ang ating desired consistency. Ayan, habang nag-mix ka, pwede mo siyang i-check kung okay na ba ang lasa nito. Pwede kang magdagdag ng evap kung gusto mo, vanilla extract, at brown sugar kung kulang pa ito sa tamis. After mong ma-finalize ang iyong mixture, ganito dapat ang maging itsura niya guys. Hindi masyadong malapot at hindi masyadong matubig. So, tama lang dapat. Ayan, pwede mo nang ilabas ang mga moldings at dahan-dahan mo na itong lagyan
ng mixture ng banana cake. Yan, ready na ang ating rice cooker for steaming at i-steam natin ito guys sa loob ng 20 to 25 minutes. Ayan, pagkatapos ng 20 minutes, ito na ang ating steam banana cake and rice cooker. Tusukin ng bamboo stick ang banana cake. Kapag malinis na ito sa pagkakatusok, ay pwede na itong hanguin at ipalamig. Maraming salamat sa panonood ng video ng ito. So, don't forget to subscribe, hit the notification bell icon, like, share, comment para updated kayo sa susunod na mga uploads ko. So, ayan. Ngayon ay mag-shoutout tayo sa lahat ng mga nag-subscribe at lahat ng mga nag-request sa ating channel at sa ating FB account. So, shoutout sa Santos Eldis family, kay Ate Fe, sa kanyang mister na si Kuya Noriel, sa kanyang mga anak na si Ate Ayesha, Anika, at kay Thirdy. So, kumusta kayo dyan sa Iloilo? At kung gusto niyo ng mga iFern products dyan sa Iloilo, so contact nyo lang po si Ate Fe sa kanyang Facebook account, Mafia Santos Eldis. So, yun. Meron siyang mga iFern products dyan guys sa Iloilo. So, kay sa ating next shoutout ay ang Culinaris family, kay Ate Franny, kay Dato Ye or Ariel Culinaris, sa kanyang mga anak, Ate Faye, Kuya B-Boy, Kuya Dane, at kay Kyong. And shoutout din kay Auntie Judith. So, te, pagaling ka and get well soon po. Sa kay Jeric Hakalan na nasa Davao na nag-work. So, Rick, shoutout sa'yo. Salamat sa pag-support. Kay Sean Demalen. Kay Jael Ugnay, na pamangkin ko. Kay Aldazir, na nasa abroad ngayon. That's, ingat ka dyan. Kay Kevin Limhoko, at ang mga Sharonians. Kina Irish, Rika, Sheng, and Gail. Kay Andre Marhum Salik. So, Kuya Dre, bisita lang ako dyan sa inyo para turuan ka nung nire-request mo. So, kay John Marco, kay Paul and Chris Del Rosario ng Jeff Lynn's Empanada and Food Corner. So, gusto nyo ng masarap na empanada dito sa Cotabato City, visit nyo lang yung store nila. Marami silang food na ma-offer sa inyo. So, contact nyo lang sila sa kanilang FB account. Nag-deliver sila at nag-dine in sila. So, kay The Sharks ng Poblacion Uno, salamat. Sam Sandigan Paps, salamat sa support mo. Justifer Palig Ding, thank you. Kay Ate Lavelia ng Davao City, sister-in-law ko to. So, nagbibake din siya at nagluluto din siya ng mga ulam. So, or mga nagbibake siya ng mga cakes, lahat mga goodies, no? Contact niya lang din siya sa kanyang FB account. Gusto niyo pong umorder, Lavelia Ugnay. Ayan, sa kanyang mga anak or mga pamangkin ko, kay Aeon, Kuya Aeon, salamat sa pag-support mo. Kay Eros, Kuya Eros and Era. Sa HIB Gaming Community, thank you sa support nyo. And kay Trace Amelt, so Trace Amelt ba? Oh, thank you. Tama ba yung pag-pronounce ko ng name? So, ayun, kay Trace Amelt. Thank you sa lahat at kita-kits sa next video. Bye-bye!